Ito naman po ay kuha ng ating drone sa araw na ito, Linggo, February 7. Pagmasdan niyo po maigi mga kababayan, mga kapinoy, ang sinasabi ng physical na anyo ng main crater ng Taal Volcano. Ngayon po, ayon sa bulletin na inilabas ng PHIVOLCS or Philippine Institute of Volcanologists, ang na-record po sa loob ng 24 hours na volcanic earthquake ay 41 volcanic earthquake. Noon nga pong nandyan ako, kasi nung kinukunan ko nga ng video, mga kababayan, yung isang kasama ko ay naramdaman niya na may nagkaroon ng volcanic earthquake or yung pag-uga doon mismo sa aming kinatatayuan. Hindi ko man pansin kasi nga ako ay moving upang kumuha ng video, mga kababayan, sa area na ito ng pulo. Kaya antabay po kayo at kayo'y mag-observa pa sa ating pong sinasagawang drone footage, mga kababayan, sa lugar na ito. At naikwento po ng mga ilang mga nag-oobserva na nung last pagputok noong January last year nung itong Taal, ang nangyari daw na volcanic earthquake bago pumutok is 44. Ngayon po ay 41 latest volcanic earthquake. Kahapon, February 6, di po nakapagtala ang PHIVOLCS ng volcanic earthquake. Ngayon po, mga kababayan, kung bibisitahin nyo ang bulletin ng PHIVOLCS tungkol sa pag-monitor nila ng Taal, na activity ng Taal Volcano, makikita nyo ron na ang kanyang volcanic earthquake ay nagtala ng 41 sa loob lamang ng 24-hour period. Na yan po inilabas kaninang alas 8 ng umaga ng PHIVOLCS. Ayan po, antabay po kayo, mga kababayan. Ito'y footage pa rin. Kuha ko mga bandang mga alas 7. Mag-aalas 7 po yan ng umaga. Ayan, binababa ko po ang drone. Kung makikita nyo po dyan, ano, parang galit na galit eh. Kayo na po makapag-observa. Sa akin lang po nakikita. Umaalimbukay ang nag-i-steam ang buong MC. Mga kababayan, may na-error report din ang satellite sa araw na ito na mayroong nakuhang 5 megawatt na heat or thermal anomaly ang Taal. Kung di po ako nagkakamali, 5 megawatt po. Yung pong Mirova kung tawagin. Sa pong satellite yan na nagmo-monitor ng mga active na volcano. Hindi lamang sa Taal, kundi sa iba pang bahagi ng mundo. Ayan po, ay drone video pa rin, drone footage. Kung makikita nyo po, may bandang yon sa may bandang dulo ng screen, may tumataas na steam, ano po, hindi po yun sa benta, doon po sa may dulo ng main crater, ano, may parang kulo. Tapos, ang mga steaming niya, pumupunta sa gilid o tumudoong yung steaming niya sa gilid sa paikot ng main crater, mga kababayan. Ayan, kung kita niyo po sa ating pong kuha ng drone. Ano. Pinalad din po tayo ngayon magkaroon ng nagpalipad ng drone dahil medyo humina po ang hanging amihan di tulad ng mga nakaraang panahon. Mga nakaraang dalawang linggo mahigit, sobrang napakalakas ng hanging amihan. Napakahirap magpalipad ng drone. Eh, di ko naman
sinusugal ang pagpapalipad kapag ganong kalakas. Mabuti na po yung nag-iingat, mga kababayan. Ito po ay tinaas ko lang medyo mataas ang ating pong drone, ano, mga kababayan. Kung ma-obserbahan nyo po yan, nung naglalakad ako dyan, kanina, sa pulok or sa Volcano Island, talaga namang wala kang maramdaman lamig. Dahil, una-una, kahit maaga pa, mainit pa rin sa pakiramdam. Dahil siguro, hubad na hubad yung ano, yung bang bilad ba, kunting araw lang ang tumama dahil nga sa puro ashfall, yun, naghahalo yung sikat ng araw dun sa ashfall pag tumama, yun po yung nararamdamang init habang ako ay naglalakad, kami ng aking kasama, mga kababayan at mga kapinoy. Ito nyo naman, tinaas ko ng konti ang ating drone upang makita nyo ng ang kabuuan. Ayan. Opposite po tayo sa araw or against the light po yung kuha ng drone natin. Kasi maaga pa, nasa bandang west kami ng aking kasama, west side. Kaya yung drone, bagamat nakakakuha pa rin ng malinaw, against the light, against the sunlight, mga kababayan, ang aking pong pagpapalipad. Dahil kung iikuti mo yan, nung kasa kabila dadaan ay mataga. Kahit po magbangka ka, mga kababayan, sa lugar na ito, iikutin mo siya at doon ka magpapalipad sa kabilang bahagi, sa may San Nicolas or Balete, Batangas side, mahirap po yun. Kaya dito na lang, bagamat meron pa namang tayong picture or video na nakukuha na malinaw din naman, mga kababayan. Diyan po muna nagtatapos ang aking Taal Volcano latest update, mga Kapinoy, mga kababayan. Stay safe po kayo saan man kayong lugar naroon. At sana po ay tumangkilig kayo sa aking pong ginagawang sa susunod pang pag-update. Salamat ng marami. At wala akong masasabi kundi salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat sa Diyos sa pagkakataong muling makapagbigay sa inyo ng Taal Volcano latest update. Wala akong masasabi kundi stay safe kung saan man kayo naroon. At to God, be the glory forever.